Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng tresilyo sa sala ang Kapitan General kasama sina Padre Sibila, Padre Irene, Padre Fernandez at Simon. Tinanong ni Simon sina Padre Sibila at Padre Irene kung ano ang kanilang itataya. Pinag-usapan din ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. May isa pang makaraigin yata o makaraig. Makaraig. Magalang at nakatutuwang binata. Mayroon pang nagngangalang Basilio, estudyante sa medisina. Tungkol kay Basilio, wala akong masasabi. Ganyan pala. Italamin niyo ang pangalang iyan. Bago natapos ang usapan, aking general, naririto ang anak na babae ni Kabesang Tales. Hindi ba pwedeng mananghalimunan ng matahimik? Ikatlong araw na ito ng kanyang pagtungo rito. Kawawang bata! Siya, pasulatin ang kalihim ng isang utos sa tiniente ng Guardia Sibil upang palayain ng matanda. Masama ang loob ni Placido Penitente habang naglalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas. Dalawang beses na siyang sumulat sa kanyang ina upang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho, ngunit hindi siya pinayagan. Ang paghahangad ni Placido na tumigil ng pag-aaral ay palaisipan sa kanyang mga kababayang taga-Tanawan. Siya ang pinakamatalino sa kilalang paaralan ni Padre Valerio Roon, kung kaya tinuturing siyang filibustero. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahan, pinawawalang halaga ang mga aral ng tandang basyo makunat at mayaman. Nakasabay ni Placido si Juanito Pelaez sa pagtawid sa tulay ng Espanya. Nagaliw ka bang mabuti, penitente? Ganoon. Ikaw? Masayang masaya. Naanyayahan ako ni Padre Camora na magbakasyon sa kanilang bayan. Sumama ako. At sapagkat maraming magagandang dalaga, hinarana naming lahat. Napakasaya. Walang bahay na hindi namin pinanhik. Nakakilala kami ng isang mangmang. Katikan yata ni Basilio. Napakaulol ni Basilio. Aanhin kaya niya ang isang dalagang hindi marunong ng wikang Kastila, walang yaman at naging alila pa. Napakasungit niya ngunit maganda. Isang gabi hinambalos ni Padre Camora ang dalawang naghaharana sa kanya. Buti na lamang at hindi sila napatay. Masungit pa rin siya tulad ng iba'y may mangyayari rin sa kanya balang araw. Malakas na malakak si Juanito samantalang tiningnan siya ng masama ni Placido. Nang sila'y nasa universidad na at naghihintay sa mga profesor, isang karwahe ang huminto na naging sanhi ng bulong-bulungan ng mga binata. Bumaba si na Paulita Gomez, ang katipan ni Isagani at Doña Victorina. Numiti at buong giliw na binati ng Doña si Juanito na yumukod sa harapan nito ng buong galang. Namula naman si Isagani, ngunit kiming nagpugay. Habang papunta sa kanyang klase si Placido, tinawag siya ng isang estudyante upang lumagda sa isang papel. Mamaya na, ibig ko munang mabasa. Napakahaba, hindi mo ba nakikita? Si Makaraig at ang iba'y humihiling na makapagpatayo ng isang Akademia de Castellano. Bagay na isa lamang kalukuhan. Mamaya na, nagsimula ng klase ko. Nasa titik o na ang profesor sa pagtawag sa pangalan ng mga estudyante nang sumungaw si Placido sa pinto ng kanyang klase. Aalis na sana siya dahil natawag na ang kanyang pangalan, ngunit naisip niyang malapit na ang kanilang pagsusulit at hindi man lang siya natatanong o napapansin ng profesor. Inisip niyang ito na ang pagkakataong siya'y makilala. Katumbas ito ng pagpasa sa loob ng isang taon. Kaya pumasok si Placido ng walang ingat. Pakalagkad niyang nilakad ang kanyang sapatos.
Napansin ito ng profesor at tiningnan si Placido na parang sinasabing, "Walang kalang, magpapayad ka rin sa akin." Ipinaulit-binasa ng profesor sa pisika na si Padre Milyon ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at nag-inat. Nakita siya ng profesor